May i-stress nga panigurado mga idol itong si Rob Pelinka, ang mga Lakers fans at buong Lakers Nation patungkol nga dito sa latest update kay Kyrie Irving. Ayon nga dito kay Jake Fisher, sa kanya nga daw paikipag-usap sa mga tao sa NBA, sa league, ay malinaw nga daw na tinatanggap na ni Kyrie Irving ang katotohanan na maaari nga siyang bumalik sa Brooklyn Nets at maglaro muli. Yan nga ang hinding magandang balita at update dito nga sa sitwasyon ni Kyrie Irving at sa pagpunta niya dito sa Lakers. Sa pagpapakatagal-tagal nga kasi ni Rob Pelinka, ay ito na mga idol ang nangyayari. Naging posibilidad na tuloy ang pagbalik nito ni Irving sa team ng Brooklyn Nets. At sigurado namang nakakatakot yan para sa mga Lakers fans. Simula kasi ng free agency ay si Kyrie Irving na ang kanilang focus. Kaya hindi na nga sila masyadong tumingin sa iba pang option, sa iba pang mga player na pwede nilang kuhanin via trade. At ngayon ngang malalim na tayo sa free agency mga idol, ay talaga namang naubos na ang mga pwedeng kuhanin ng Los Angeles Lakers na free agents, pati na nga rin mga idol mga trade targets. Kaya nga kung magkakatotoo, ito nga ang balita ni Jake Fisher na itong si Kyrie Irving ay baka bumalik nga talaga sa team ng Brooklyn Nets, ay talaga namang itong team ng Lakers ay sinayang ang pagkakataon. Una, na makuha nila si Kyrie Irving dahil ayaw bigaw ni Rob Pelinka ang dalawang first round pick, at sayang nga rin dahil naubusan nga sila ng free agents sa paghihintay ng matagal kay Kyrie Irving. Kaya nga abangan natin mga idol kung mangyayari ba ang kinakatakutan ng Lakers na si Kyrie bumalik na lang sa team ng Brooklyn Nets. Pero anyways mga idol, next balita nga tayo ay itong si Alex Caruso. Mukhang masaya na siya sa team ng Chicago Bulls. Natanong nga kasi siya mga idol about sa sitwasyon niya doon. Sabi niya, "I think it worked out great for me. I think I got the most money I could get. I got the best opportunity I could get." Sabi niya nga rin mga idol, nanggaling nga daw siya sa isang organisasyon na talaga namang naniwala sa kanya at binigyan nga daw siya ng opportunity na laruin yung kanyang talagang role. Yun nga mga idol yung pagpapatukoy niya sa Lakers at wala na nga daw siyang babaguhin doon. Masaya na nga si Caruso mga idol dito sa team ng Chicago Bulls. At nagulat nga rin daw siya mga idol kung gaano kagrabe ang media attention dito nga sa team ng Los Angeles Lakers nung napunta na siya sa Chicago Bulls. Ang laki nga daw ng pagkakaiba. Siguro every practice nila sa Lakers ay may mga media people, may mga media personnel, may mga reporter. Pero nung napunta na nga siya siguro dito sa Bulls ay natahimik na ang kanyang buhay. Natahimik na nga rin siya siguro sa kanyang pagpapractice. Pero anyways mga idol, pag-usapan nga natin itong napakagandang mentality ngayon ni James Harden. Sinabi niya nga daw kasi dito kay Daryl Morey na Sixers GM na isign na nga daw kung sino ang mga kailangang isign na players at ibigay na nga lang daw sa kanya yung matitirang available na salary para sa kanyang bagong kontrata sa Sixers. Dahil nga daw mga idol, sa kagustuhan niya na manalo, mag-compete para sa championship, willing na nga daw siya na isang rebisyo kahit ang kanyang pera, kahit ang kanyang kontrata para nga makapag-compete sila sa NBA title. At yan nga mga idol ang talaga namang nakakamanghang ginawa ni James Harden para nga sa kanyang bagong team na Sixers. Siguro nag-matured na itong si Harden mga idol hindi lamang sa court pati na rin off the court. Mas iniisip niya na nga mga idol ang success ng team kaysa nga sa kanyang sarili. Kaya naman mga idol, dapat ang mga Sixers fans ay maging mapagpasalamat dito kay James Harden dahil tinutulungan niya nga na makapag-compete nga sila for an NBA title. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!